So ilan po yung taong nagsusort dito, ma'am? Depende. Misan ano sila, lima. Pero yung dalawa ay nasa bahay pa. Ano na, na-sort out na yan, ikakarga na lang nila. Ikakarga na lang. Nakilo na rin yun? Hindi, pagka na, nakilo na, pagka inailagay na sa box. Ah, ibabox. Pag nailagay na, pag nailagay na sa box. Luwi, muro isama ang maraming. Pag nailagay na sa box, puno yan, gagawin itong 37, ang gross. Oo. Yung isa para sa karton. Oo. Tapos yung isang kilo, yun yung reseco nila. Reseco. Tapos yung 35 na lang ang net ang babayaran nila. Sa ngayon ay 50 lang ang isang kilo ng ganito. 50 pesos lang. O, pero alam mo nung 2021, may COVID, maganda nun. Alam mo yun, nag 65 ang per kilo namin. Oh. Ang galing oh, may ganito. May... O kasi pag wala, pag hindi mo linagyan ng ganyan, bubuka. So galing. Kailangan yun. Ano yan? Very, ano? Mga improvised. Oh? Mga improvised na. Oh, improvised, di ba? Tsaka mas malalami oh. Malalami. Yan o. Oh. Diba, tapos andito siya, Ella, o. Oh, oh. Para hindi siya abubuka. Lulundo. Tapos, ang halimbawa, napahigpit ang kanilang tali. Ah. At 37, napupuno na. Mm. So, luluwagan lang nila ng konti yung tali. Kasi ganito may... Awesome. Yan. Ayan, luluwagan nila yan. Luluwagan lang nila ito ng konti para bahaba ng konti yan. Basta 37 ang gross. Dapat ganun, 37. So, tatalian nila para hindi mabubuntis. Hindi yung tawag din na hindi mag-ganon. Hindi mag-expand yung karton. Yung dilaw na yan, alis na ma'am. Oo, oh, alisin nila ano kasi. Yan, kasi reject. Ayaw nila. Ano pwede, bang ginagawa niyo sa reject? Pwede naman ito, kasi tinan mo, matigas naman kahit na hinog. Uh-huh. Pero nilalagay sa ibabaw. Hindi, kasi mabilis mahinog na to. Oo. Mahahawa. Hindi. Misa, nilalagay, hindi. Nilalagay before pa mabenta nila, overripe na, kaya ayaw nila. Nilalagay nila sa ano, nilalagay nila sa ibang box. Tapos alam lang nung buyer ko, lalagyan lang nila dito ng SMB, silay. Pero yun ang i-retail ng asawa niya. Silay means, hindi. Silay means it, meron na siyang ganyan. May ganyan. Dilaw na. Kasi in contrast with the green. Yeah. Pag pambiyahe, papuntang Manila, papuntang ano, gusto nila green. Ganito. Pa, yung mayan, mas hinog na. Ito yung ready pero mas eat. Matamis naman yun. Oh, matamis to. Sino na po yung buyer niyo? Ito sila pa rin. Sila pa rin. Ihiwalay lang ng box. Mas mura. Hindi, parehas din. Parehas din. Pag nag-trade pair naman kami sa Alabang noon, eh, mas gusto nila yung ganyan. Pag ni-display mo sa mesa, apo. Pipiliin nila yung ganyan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Yung mga criteria dito, mga nanalo kami doon sa ano, sa ISO, Isabela City University, dala ng mga prutas doon, tapos ano nila yung klase ng skin, thickness kasi dapat 'tong manipis kasi ano ganyan. Tapos yung juiciness, oh tingnan mo, very juicy. Yeah, yeah. Tapos yung kulay, yun. Kainin pa. Kaya pa. Buksan mo na yan, sir. Matamis to. Matamis? Kasi sa inyo. Sayang yung ano, sticker. Sinira ka natin. Bayaan mo na. Alam mo nung ano, pinagtatalo na namin ang anak ko. Bigyan mo siya niyan. Bakas mas tamis. May mata. Pinagtatalo na namin yung sticker. Kasi nung nag-graduate ng anak ko ng college, gusto niya lalagyan ng sticker itong mga prutas. Ay nakakita ko, pag kinain naman, tinapon yung balat kasama sticker. Ay mahal din. Daan-daan libo rin ang ginagastos ko sa sticker na yan. Sabi ko sa anak ko, bakit pa kasi kailangan natin, marketing major kasi siya, agribusiness sa UPLB. Sabi niya, paano ka naman makaka-establish ng produkto mo, ng brand mo, kung hindi ka magagaling sticker? Tapos di ayaw ko pa rin, kasi mahal. Sabi niya, sige! Ibawasin mo sa sweldo ko. Basta magpapagawa ko ng sticker. Padala mo yung bayad, sabi niya. Eh di, yun, nagkaroon, alam mo ngayon, hindi matindi pag wala sticker. Ayan. Kasi, sinubukan, naubusan ako ng sticker. Sinubukan nag-deliver na siya po, nang wala sticker. Bakit,
Dati eh, ang isang store eh, every other day, mag-order. Pwede kaya tatlong araw na, hindi para order. Ay, apo. Walang gustong bumili. Pinapunta ko yung sasakyan at pinadala ko ng sticker. At inistikeran yung mga naka-display nila at hindi daw matinda na wala sticker. Lintik na sticker yan. Kasi ito sabi lang, yun yung brand na matamis. Yun. Tapos ito, may wax yan. Ay, nung unang inintroduce ng asawa ko yan, wax. Yung fruit wax, itong mga ito, para makot yung pores niya. Oh. Para pati makanda, makintab. Tapos, sabi ng mga matatanda doon sa Malabing, adula amin dyan nga ipagparami di Junior. Sabi niya, apa nga yung kabilang pati kasting nga, kasla nga isbuti kabalyo. Ayaw nila. Kung ba, ano-ano daw pinapagawa. Ngayon ni adula amin, sabi niya, yung parang ano-anong, ano-anong kaanuhan niya, pinagagawa niya. Bakit lalagyan pa rito? Eh, siyempre, yung mga matatanda sa Malabing na maano sila. Eh, ngayon hindi mo matinda kung walang wax. Tapos, kasi hindi makintab. Hindi makintab. At saka madaling mapanat. Protection niya. After several days, mangungulubot na siya. Pag walang wax. Kasi di ba may force yan? Mm-hmm. So, nag-evaporate yung moisture. Mm-hmm. So, yun. Eh pala ibang fruits din, like imported yung... Alam mo ba yung wax ngayon ay 1,000 per liter na? Nag-umpisa kami sa 198. Mm-hmm. Nung una, sa Allied Botanical. Oo. Nag-order kami ng dram-dram. Oo. Tapos, yung mga bibili sa amin, kasi nga kami nag-introduce ng citrus, so lahat ng kailangan, kailangan ituro mo sa kanila, you have to provide. Di kami nag-order sa Allied ng dram-dram. Tapos dadating sila, meron silang dalang liter size na Coke. Yun, lalagyan namin. Alam mo, 198 lang yun. Diyos ko, ngayon, 1,000 na per liter. Nilitro-litro na rin ng Allied. Ayaw na nila magtinda lang by drum. Nabutan nyo si Sir Mike Caballes. Oo, oh, kaibigan ko yun. Sir Mike. Oo, oh, sabi mo. Nakarating na rin siya sa Malabing. Dalawa sila ni Mike. Dalawa silang Mike. Mike Serapica, yung marketing manager niya dito. Tsaka si Mike Sibayas. Sa Bukid Amara na siya eh. Yes. Diba? Yes. Ganda, nakapunta na kayo. Hindi pa ako nakapunta. Pumunta ako sa kamay ni Jesus. Hindi pa ako nakadaan. Ay, lapit lang no. Kaya nga, sabi niya, tita, sana dumaan ka dito. Pumunta ka pala sa kamay ni Jesus. Mm-hmm. Ayun po, madali naman kami kasi kasama-sama ko pa yung ate ko na matanda na. Tapos sabi ko, pupasyal ako dyan, yung talaga dyan lang ako pupunta. Ay, dyan pala yung mga bio-organic fertilizer. Ayan, itong highlight natin dito. Highlight natin. Kaya tayo andito, kasi si Ma'am Flor ay gumagamit ng Greenland Bio-Organic Fertilizer. Alam mo yan, nakita mo yung mga crates na maliit. Mm. Merong mga nagre-regalo ng gusto nila, ganito lang, mga 15 to 20 kilos. So, scrap ito. Oh. Pinagawa ko maliit na crates kasi binibili na nila yan ng ganyan. Ganyan na. Gusto nila panregalo. O panregalo, pero... Panregalo mo sa bangko. Yeah. Okay, Sir Boyet, kay Bernard. Pero hindi ba masyado itong malayo para... Hindi. Yung mga opisina kasi dyan, nag-aano sila ng... Ito yung mga bio-organic fertilizer. Ayan. Oh. Ito yung fertilizer na Greenland. Greenland, oh. Okay. Ano to? Matagal na namin ginagamit, 2008 pa. Kasi paano niyo na-discover ang Greenland? Eh, yung anak ko nasa LB. Oh. Tapos kaibigan niya si Eric Dimacali. Mm. Si Eric nang nagsabi sa anak ko na meron yan. Mm. Kasi problema namin noon, kasi di sumama pang asawa ko doon sa veterinaryo na di ba may contract growing ang magnolia? Oh. So sumama siya doon, pinuntahan nila mga poultry at naghanap siya ng ganyan. Pangit naman ang quality kasi hindi ba standard? Tapos meron sa ako na pag itinaas mo eh, kalahati na lang, merong bato, may lupa, may pakpak, ganon. Nung minsan, pero naman pinagalitan ako, malay ko ba naman na ganon yung binili ko, di ba? Pagdating doon,
Ang pangit daw, may pakpak, may ganon. Sabi niya, bakit ako nagpadala ng mga basura? Anong basura? Eh, yung pinadala ko daw ng mga ipot ng manok, eh, may lupa, may bato, may pakpak. Sabi niya, ano ba itong, may hals. Eh, sabi ko, malay ko, kininyan ko ba yung mga sako na yan? Bakit, sabi niya, ano ba itong mga basura na pinadala? Tapos nung nakaganito, pumunta pa siya. Pumunta pa ang asawa ko doon, sa Batangas, para tingnan. Tinignan niya doon. Noon, si Rolly, meron lang siyang binubunga na parang 1 hectare na doon sila nagbibilad. Hindi, mechanized na siya ngayon, di ba? Yun, doon, pumunta ang asawa ko doon. Tapos, yan, tinignan niya kung paano ginagawa, kung talagang ipot ng manok ba yan. Ayun, simula noon, doon na kami sa kanila nagpapadalawa. Tapos, siyempre, itong mga taga-Malabing, kung anong gawin ng asawa ko, gagayahin nila, di ba? Gagayahin. O di lahat to, ganito ginagamit. Kasi sila, kaya nga, truckload. Ito, 800 bags ito, pero 400 na lang ito. Yung 400, pinadiretso na sa co-op. Kasi, pagka wala silang space doon, dito ilalagay. Tapos pinakukuha lang nila parati. Pero kahapon, pinadiretso na nila doon yung 400. Kaya 400 na lang binaba dito. Maraming ginagamitan yan kasi sa citrus talagang marami. Okay. Kasi malawak yung mga citrusan, tsaka maraming nilalagay. Pero yung mga katanim ng luya, tatanim ng mga gulay, they also prefer this. Kasi, himbawa, magkalagay sila ng plat, di ba? O, sa basal, lalagyan na muna nila ng ganito, ng konti. Tapos, sa kanila tatakluban yung plastic. Tapos, may butas-butas yun, di ba? So, yan na yung fertilizer nila. Kapag ka kasi fresh ang ginamit mo, pag nagde-decompose yun, mainit. So, masisira yung mga roots. Mabubulok pa yung mga gulay, hindi sila, lalo na yung mga luya. Yung mga luya, marami kami nabibenta sa nagluluya kasi hindi sila pwedeng gumamit ng fresh. Kasi yung mga luya ay mabubulok pagka nilagyan mo ng fresh manure. So, yan na rin ang ginagamit nila. Tsaka yung mga gulay-gulay, mga petsay, mga talong, sitaw, ganun. Yan na rin ang ginagamit. Ito pong Greenland, ito po yung fertilizer na gawa nila, Juliana's Cattle Farm. Yan nila, Sir Rolly Lagaya. Kaya si Sir Rolly nakarating na rin ng Malabing para tingnan niya ang kanyang paano. Alam mo 'yon, may nagtinda sa akin ng mayroong nag-aalok sa akin ng kumpo, yung ganito, yung organic fertilizer. Sabi ko, magbigay ka ng sampol. Nagbigay siya ng 5. Pinadala ko sa Malabing. Tapos ni-apply na. Pagpunta ko doon, sabi ko, tingnan ko kung ano epekto. Pagpunta ko doon, sabi ng asawa ko, "Oh, doon na, tingnan mo na 'yung epekto ng pinadala mo." Sample, didaan niyan ano. Tapos dito, ito, itong organic fertilizer. Ang tawag namin dito, PCM, Processed Chicken Manure. Processed Chicken Manure. Ang tawag namin dito, PCM. Kasi before pinangalanan nila yan ng bio-organic, PCM yan. Kaya hanggang ngayon, ang alam ng mga taas sumulabing, PCM ang tawag dyan. PCM pa rin ang tawag. PCM pa rin. Basta pabili ng PCM o pa-order ng PCM, ganyan. Hindi sila sabihin na bio-organic fertilizer. Kasi yun yung una eh. Tapos, ito sa kabila, dito na nilagay yung sampol na binigay ng tao. Sabi niya sa akin, tingnan mo, hindi mo makikita ang effect sa trees kasi siyempre, malalaki yung puno. Makita mo sa mga damo. Yung mga damo na tumubo, di ba? May mga damo na tutubo dyan. Yung mga damo dito sa mayroon nito, masataba, marami. Dito sa kabila, maliliit lang sila, hindi malusog. So sabi niya, yan yung epekto nung binigay mong sampol. Yung dito pa rin. Kaya dito pa rin siya. Kasi pagka may gagamitin kaming bago, parating ang sabi niya eh, bigay ka ng sampol, tatry namin. So, kapag ka nag-tinry niya, di kung maganda, kukunin niya. Kung hindi, hindi. Ba, alam mo nung meron yung year na ang nabili kong ganito, 11 loads, 8,800 bags. Sabi ko, Karoli, bigyan mo ko ng 1,000. Kasi, ang dami noon, alam mo yon, hanggang si Tugigaraw, si MYL Magnulim. Aba, bumuli sa akin ng maraming seedlings, mga 1,250 na may satsuma, may ponkan. Hindi siya marunong mag-farm. So, he is calling me kung anong kanyang gagawin. Pumunta pa si Joe doon para turungan siyang mag-prune. At tapos, nagpapadeliver din siya sa akin, pinadidiretso ko yung truck doon. Sa Tugigaraw. Yung pagdating ng yung isang truckload, 850 bags, padediretso ko kay Magnulim.
Tapos so ito ma'am, ito lang ang gamit niyo sa farm, wala nang iba. Ito meron lang din chemicals kasi hindi kayang ang ito kasi more on soil conditioner kasi nutrient wise kakaunti ang nutrient niya kasi ang mga siguro mga 4.5 to 5 or 6 lang ang nitrogen niya. Ang mga puno kasi namin masyadong maraming binubunga. Kaya hindi sapat ang kanilang kakainin. Kasi ano yan eh, you have to put in bago ma-put out. So after pruning, ayan na mag-organic fertilizer na. Patas ng organic fertilizer towards the end of December o kaya eh January, yun na yung mga chemical fertilizer. Yung mga Yara, ganun, mga triple, Unix 16, Winner, Nitrobor, yun na yung gagamitin. Ano yung ratio niya, 50-50? Sa? 50-50 ang percentage niya ng organic and organic? Yung Unix 16 at saka Nitrobor, hindi, 2:1. Parang 100 kilos na Unix, 50 kilos ng Nitrobor. Ganun. Sa ano yun, sa January yun. Tapos, pagka second application niyan, mga May or June na, mga 1 month before harvest, mayroong potas na yon para sa para tumamis, ganun. Tsaka mayroon ding calcium boron para sa balat. Kasi kailangan turgid yung balat niya, hindi masyadong manipis, hindi naman makapal. Kailangan yung calcium boron doon para sa balat niya. Otherwise, madaling mabulok kasi yung manipis yung mga balat. Sobrang manipis. So, mambalikan lang natin yung ano, gusto kong makita yung marami silang ginagawa. Itong nagsosort. Dumami na ba sila? Tapos pupunta tayo sa co-op. Ito, tingnan mo. Itong mga karton ng sigarilyo, binibili ko yan. Saan mo binibili ito? Dati, 25 pesos per box. Ngayon, 30 na. Ko January pa lang. Per piece. 30 pesos per piece? Yes. Kamahal ah. Eh, hindi yan. Yung sigarilyo. Itong mga sigarilyo. Kasi ito. Itong mga ganito. Ito? Ba't ang mahal? Eh dati 5 piso lang. Oo nga. Tapos ito yung... Siguro ikaw, kaya nagmahal kasi ang dami mong binibili. Yung mga citrus. Hindi, marami na rin nagsisitrus. Marami na rin talagang nagsisitrus. Yan. Tapos yan, lalagyan ng tape, ganun. Tapos butasin. Tapos lalagyan ng tali. Tapos yun, lagyan na nila ng ganyan. Tapos nung unang-una lang kami gumamit ito, 5 piso lang. Ngayon, mahal na. Kasi maraming demand. The price is always... So, gano'n nakadami, ma'am, ang nagsisitrus ngayon? Marami na. Halos lahat. Alam mo nung... Pero hindi naapektuhan ang market niyo? Competition niya, siyempre maapektuhan. Kasi the price is always dictated by supply and demand. Yes. Ang dami na ng supply, kaya... yung demand, kailangan mag-expand ka na ma-expand. Paano yun? Paano nyo sinusolve yung problem na yan? Yung law of supply and demand na yan? Naghahalap ng mga buyers. Saka, bagong buyers. Saka meron din naman yung mga nagpapatronize kahit na relatively mas mahal sa amin, pero meron din naman talagang mga nagpapatronize. Talagang loyal. Na hinahanap yung tatak. So, kanya-kanyang tatak? Kanya-kanyang tatak. Ito na, oh. Ba't parang lalaki ngayon ito? Yeah. Alam ko na. Hinuli mo yung malalaki po yan, oh. Kasi daw yan na daw yan. Mukha, pang mukha. Yung bayad din nagsabi na pag sila yung nandito at nagpa-karton, sabi niya, pamukhaan mo raw. So, lagay mo daw yung malalaki para pag daw, bebenta rin kasi nila to. Diba? So, para sabi, ang tawag nila, pamukhaan. Ako hindi ko alam dati yan eh. Sige, lagay na lagay. Kung ano man ang nasa ibabaw, kasi rambol naman eh. Pero ngayon, sinabi nila na ganun daw. Kasi pagbukas, para mas maganda itsura. Ang mukha. So, gano'ng kadami prutas yung nandito ngayon? Ito, pati itong mga tama, no? Hindi pa nasusert itong mga to. Mga ano yan, yung mga reject. Ah, kasi mas madaling matinda yon kaysa diyan. Dalawang dating na nito eh. Anong ginagawa mo sa reject? May nabili rin. Pag kumarga ang tugigaraw, marami silang kinargang araw-araw.
Ang RR gusto nila. Yung hindi kinakatanong kareton daw, sa palengke. Oo. Pero pag pabagyo kasi, mostly ganito. Pang ano? Kasi turista sa Baguio, kaya ganito. Si ano, si... Si Hapon, si Daniel Gutierrez sa doon. Meron din siya mga bayar na kaibigan na sa Urdaneta, meron din sa Ilocos. So kung minsan, alam mo nung ang ganda nga ng market namin noong 2021 nung may COVID, alam mo kung minsan, apat na buwan ang kinakarga niya sa isang araw, 8 tons yun. Araw-araw? Hindi naman, minsan dalawa, minsan tatlo, minsan isa. Pero mabilis siya makatinda. Marami siyang suki. Eh, kaya siya na lang. Hapon, marami tayong RR. Humanap ka ng bibili ng RR. Hapon siya? Mukha siyang hapon kasi yung mata niya ay parang hapon. Pero, hindi, Pilipino naman. Daniel Gutierrez ang pangalan niya. Sa Urdaneta? Sa Baguio. Sa Baguio. Tawagan ko nga si Daniel. Hala, pakita mo. Laborious din mama. Ang dami ring trabaho niya bago may ganito, no? Ang daming trabaho. Ay, good morning! Meron akong bisita. Sila ay international blogger. Wow. Nag-YouTube sila. Pupunta kami dyan sa co-op para makita nila yung co-op natin. Tapos pakita natin yung mga organic fertilizer natin. No? Available ka? Nasa co-op ka ngayon? Sige. Ikaw na. Punta na lang kami dyan at ikaw na lang makipag-usap sa kanila. No? Naka-video-video yan. sige. Pupunta na kami maya-maya. Thank you. Dapat pala, ma'am, ano, makagawa ng produkto na drinks para dun sa RR. Oo. Nakabote na. Oo. Parang kumbaga, marami nagsasabi na mapuproduce kami ng puree. Oo. Pero pumunta ang asawa ko sa Australia. Hey, tatlong kapatid niya na andun. Pumunta siya sa Citrus World, sa San Recia, Merdura. Isang buwan siya doon, no? Sabi nga niya na, Fe, halika na, pumunta tayo sa Opera House. Hindi ako pumunta rito para pumunta sa Opera House. Doon siya, yun i-tourist area na talaga. Mm. Tapos, wala nang available na hotel doon sa time na pumunta siya. Sa mobile house sila tumira, di ba? Para pumunta siya sa mga nursery, nag-interview siya doon sa mga ganun. Pero tuwa-tuwa naman siya kasi very accommodating daw yung mga tao doon. Mm-hmm. Nursery, sa mga, sa farm. Ano naman kasi, napaka, ayaw ko kung pwedeng may maliit na facilities. Kasi doon, meron silang, yung tinatawag natin dito, ang hamlin. Yung orange yun. Mm-hmm. Alam mo yun ang kanilang pag-harvest, may ini-spray sila na madaling mahulog. Mm. Tapos nalagyan nila mga ganun-ganun, dadaan dito ang truck. Merong net, wawagwagin nila, mahuhulog. Mm. Tapos lalagyan nila sa dump truck ha. Mm. Pagdating doon sa area na parang bodega nila, meron diyang malaking hold, merong ganun na idadam nila doon. Tapos yun, mechanized, hugasan. Tapos pupunta na rin doon sa binibiyak-biyak sila. Tapos pupunta na sila sa pagdo-juice. Tapos paglabas noon-doon, puree na, nakadram. Parang malapot-lapot na, ganun. Mm. Tapos pag pala ginagawang juice, meron doon parang pader na ganyan, na stainless. Tapos, ni-spray naman doon. Meron mga mist na na-spray. Pagbaksak dyan, powder na. Oh? Oo. Naka-video kasi lahat yung kanyang trip. Kasi yung Australiano na, ay British na asawa ng kapatid powder niya, na. Siya ang taga-video. Ganun naman ang ano, ini-spray-spray sa parang pader na stainless na ganyan. Pagbaksak dun powder na yung mga citrus, yung mga puree na yun. Tapos yun, sa kanila masyadong maganda ang support ng kanilang government kung naglo-loan ka 4% ang interest. Tapos marami, yung kanilang byproduct, yung mga balat, kinukuha pa nila yung na dito sa katas na balat. Oh. Yung katas dyan. Oo. Oh. Tapos binibenta nila sa perfumery. Parang yung parang mga pharmaceutical sa perfumery para yung citrus scent ganun. Oh. Tapos yung mga pulp naman gagawin nilang cattle feed. Cattle feed. Oo. Kaya sila zero waste sila. Kaya sabi namin sana gagawin natin dito, 'di ba?
Oh, edi bigay mo kayo si Rolly, pakain niya sa baka niya. Ang layo! Diyos be! Eh kung sana malapit-lapit si Rolly, edi tuwing hapon eh, dinala ko sa kanya mga bulok, dinala ko sa kanya yung marot, Rolly, pakain mo sa baka. Ha? Pakalayo naman. Kapit-bahay lang sana kami. Mm. Mamaya, mga bandang 3 o'clock, 4 o'clock, darating na yung sasakyan na magkukuha niya. Magkukuha. Yeah, punta na tayo sa co-op. At sige, ma'am. O magsusort out sila. Gusto lang tingnan, asan yung reject? Yung reject? Mm-mm. Ito, yung mga, RR. Ito yung mga RR. Ito nga. Ito na yung RR. Iba-ibang sizes din yung RR. Ay, hindi ito. May, ay, hindi. May, wala nang may sticker. Malambot yan. Ito yung mga RR. Alam mo kung ba't RR? Kasi pangit yung balat. The only problem is the blemishes. Oo. Pero kapag binuksan mo ito, bakit ito? Naman, pag busog na tayo. Eh, hindi, pakpakita ko lang. pag binuksan mo ito, wala namang problema sa yung loob. Laman. It's just the same doon sa may sticker. Mm-hmm. Mm. Namo. Ang juice na talaga yan. Pero, yan nga, kasi hindi mo naman maiwasang, hindi mo naman maiwasang, hindi papangit. Merong mga ganyan, merong mga ganito. Mm-hmm. Pero tingnan mo, oh, maganda pa naman to. Meron nang ganyan. Ba yan? Yung maganda i-juice yun. Hindi pa yun na ano sa market na katulad ng lemon no, meron sa mga supermarket, sa mga malls, mga yung lemon ang i-squeeze. Hindi pa to. Mas masarap to kasi sa lemon. Lemon ang asim. Masyadong maasim kasi yun. Yung asim. Lemon. Alam mo nung may nutrition month celebration nung nandiyan pa yung mga apo ko. Mm. Ang ginawa namin eh, dinis namin to. Lagay namin sa jug. Yeah. Tapos merong ice. Mm-hmm. Tapos eh, gustong-gusto naman yung mga bata. Nasarapan sila. Mm. Tapos nung misa naman... Linagyan nyo pa rin ng sugar? Hindi na? Hindi na. Kasi nutrition nga, bawal ang asukar, di ba? Kailangan daw health drink. Tapos, misa naman ang ginawa namin ay dragon fruit, pipino, carrot shake. Masarap yun. Dragon, pipino, carrots, nagagay mo shake. Masarap yun. Ma'am, paano mo to, alimbawa? Halimbawa, may negosyo ka, gagawin mong juice, no, nakabote. Tapos, syempre, ang gagawin mo lang yung kaya mong ibenta for the day. Pero kailangan mong mag-stock ng ganito madami. Para syempre, hindi ka bili ng bili. Paano mo i-stock to, storage para magtagal siya? Cold storage. Chiller. Meron yung cold storage, iba-iba naman kasi ang temperature doon. Meron talagang suited for citrus ang temperature niya. Okay. Tapos yun ang ginagawa namin, galing sa Taiwan ang anak ko nung August 30 to September 2. Karating niya nung September 3. Para exhibit yun ang mga farm equipments. Tapos meron yung mga tungkol sa cold storage. Yun ang target ng co-op ngayon. Kung paano, kasi ngayon tambak ang pag-peak season kasi tambak yan. Tambak, tapos marami nga itong mga RR. So ang gagawin namin, cold storage siya during the peak season. Kahit yung mga yon pwede i-cold storage during the peak season kasi gano'ng marami. Gano'ng katagal sa cold storage? Yun ang didetermine namin kasi pagdating ng November, December, malakas ang demand pero wala nang wala harvest. Na. So that's the time na hindi naman magtatagal kasi September, October, November, December, so mga 4 months lang yon until January, di ba? So ang pinopropose namin sa co-op, magagawa ang co-op ng cold storage and then it will be rented out to farmers. Magko-cold storage kasi kasana kami dito kaya may ganyan-ganyan nun eh. Mayroong ganun isa-isang panel, papagawasan namin cold storage yung ganyan, panda dyan. Eh, ang mahal naman, alam mo kung ano ang mas mahal sa cold storage? Yung kuryente. Mga insulator. Kaysa makina. Eh, yung insulator nila eh, para namang plywood dito. Tapos sa gitna eh, may kulay orange na parang spons, parang ganun. Yun, yung mas mahal yung mga panel na yon kaysa doon sa makina. Mm-hmm. Tapos, sabi ko, anong gagawin natin dyan pagkatas ng citrus? At saka, there are times naman ang lakas ng demand. Wala ka na ilalagay sa storage. Wala ka na storage. Meron pa yung nabili ng ganito na RR na marami. Mga pupunuin niya ang kanyang forward. Mm.
Eh, hindi yata naging successful din yata yun. Anong ginawa niya doon? Ginagawa nila yung juice. Juice din. Pero sabi nila, actually kung meron lang akong time and energy, natamad na ako. Pwede akong gumawa ng mga juice-juice lang. Tapos yung, para sa mga eskwelahan ba? Turuan mo na lang ako, ma'am. Ako nang magninegosyo ng juice. Oo. I-re-recess mo lang naman sa... Ngayon hindi na problema kung hindi ka marunong eh. Mag-google ka lang at hanapin mo doon kung ano pa paano, di ba? Sa bagay. Pero ma'am, na-try ko na to. May napunta ko ng farm. May ganito siya. Binigyan niya ako. Inagay ko siya sa chiller. Nabot siya ng 3 weeks. 3 weeks lang? Well, chiller lang naman yun. Hindi naman storage. Pero, ibig ko sabihin, pwede mo siyang iprolong. Tapos, habang tumatagal pala siya, tumatamis. Kahit pumangit niyong balat, matamis. Kasi yung, kaya nga pag ikaw, kahit suha, alam mo yung pag nalala, ang tawag sa Ilocanon, nalalaylay, di ba? Bueno. Pag nalaylay na, mas matamis. Kasi there is a conversion of acid to sugar. While, kasi yung kapipitas lang, mas matamis yung mga ilang araw na. Oo. Nagkaano siya, nagkakaroon siya ng curing. Ganun. Nagka-curing so, siya. So, sabihin, meron pang specific wax kasi, itong ginagamit namin fruit gem, yung galing sa Allied Botanical. Si Mike din ang dating nandun eh, si Mike Sibalius din. Tapos ngayon, accordingly, there is another kind of wax that you have to use if you will put this into the cold storage. Tapos ang may specific ha. Oo, ang suggest tinry namin kasi noon sa CLSU, mayroong cold storage ang CLSU. Kasi marami akong prutas ay nagte-transfer kami ng mga bandang late November to December. Eh nung una kasi we are always participating in trade fair kasi yun naman yung mga kaibigan namin sa DTI, pinapapunta kami parate. Alam mo yun, kahit na boot ng DA, ang mahal sa AgriLink, di ba? Boot ng DA, DA ang babayad, pero kami ang magtatao doon. Tapos pinapakain pa kami ng 3 meals a day, pinapatira pa kami sa hotel. Tapos kami pa ay magbubut sa kanilang boot, hindi kayo babayad. O di, that's very good, di ba? Ganyan, ganala kami. Tapos naglagay kami ng cold storage sa CLSU. Ang kaso, nilagay namin sa nakakrets na ito. Diyos ko, nabasa! Kasi di ba ang cold storage, the difference between aircon and cold storage, ang aircon, nisip-sip niya ang moisture. Di ba? Kaya nga may tumutulong tubig doon. Ang cold storage kasi, maintains the humidity. Ay di, nagbasa-basa ang mga crates, ano? Sabi na ko, tutubuan na yata ng kabuti. At nag-mulch-mulch na. Tapos yung mga citrus, may mga nabubulok. So, kapag nabulok ang isa, magtutubig, dadamay-damay na. Kaya may suggestion sa co-op. Yung kagaya na imported nga eh, di ba nakita mo ba yung ponkan? Nakasupot isa-isa. Isa-isa. Sa isa, siyang maliliit na supot, bawat isa nakasupot. Pag pinagpatas-patas mo sa box yan, kung nabulok ang isa, yung katas niya, hindi pupunta sa iba. Diba? Tapos, yun nga, mayroong specific wax. Imported pa yata yung wax na yun, nagagamitin daw pag i-cold storage. At saka, the box that you should use is something like wax yung hindi iwawasa. Parang hindi siya nag-absorb ng moisture. Kasi otherwise, kung gano'n na karton, yung ganyan na karton, babasa na. Pag nabasa yan, sasira na. So, yung mga factors to be taken into consideration kung mag-cold storage. So, ma'am, dahil kayo ang nag-pioneer ng citrus dito sa Nueva Ecija. Nueva Vizcaya. At alam naman natin ang Nueva Vizcaya. Dito yung, kumbaga, capital ng citrus, di ba? Inano na siya, meron ng naipas na law na declaring na Nueva Vizcaya sa citrus capital ng Philippines. At kayo ang nanguna dito sa Nueva Vizcaya. Kasi alam mo, mahirap kang manunguna. Alam mo ba yun, di bundok ano? Ang mga nakatanim, italahib, kugon, mga puno. Ang mga ipugaw, ayaw nilang patayin yung mga kugon, gusto nila itatabasin. Eh, Diyos ko, pag tinabas mo ang kugon, kung nagtatabas ka dyan, pagdating mo doon, tumubo na ulit dito. Hindi ba may mga rhizomes yan? Ang masama pa sa kanila, yung kanilang rhizomes may toxin.
Whatever you plant with the kugon or with the talahib, meron silang i-excrete na secrete na enzyme that will kill the other trees, the other plants with them. So they dominate the area. So lahat ng gawin nyo, gagayahin nila. Tapos noong una, gaano nakalaki ang citrus dito sa Nueva Vizcaya? Marami na, tanong natin sa co-op, meron silang data. Alam mo yung una, dalating ang dinag-seminar siya, so ano nang mag-citrus yung mga tao. May dadating dyan, may nakalagay sa bulsa na prutas o kaya dahon, sanga. Manong, ganito naman yung nangyayari sa aking citrus, ano ba kasing gagawin? Hindi mo pwedeng sabihin lang, kaya isulat mo, sprayan mo ng ganito, ganyan, kaya isulat mo. Tapos meron pa yung isa na bumili ng seedlings, makaraan ng 3 taon mahigit, dumating, madala pa siyang manok na mataba na dumalaga. Sabi niya, Manong, yung mga citrus ko bumulaklak na, ano gagawin ko? Sabi ng asawa ko, di matuwa ka! Sabi, natuwa na nga ako pero hanggang doon lang alam ko, ano nang gagawin ko para hindi hulog yung mga bulaklak. O di, kailangan turuan mo na naman siya. Nako, alam mo yung asawa ko siya ay honorary member ng Rotary Club. Kasi itong mga Rotarians, meron silang mga farmer beneficiaries, nilelecturean nila yung mga yan. Kukuha nila ang asawa ko na maglelecture ko doon sa mga farmers beneficiaries nila. Minsan, hindi sila sa Ambagyo. Tapos nung meron na naman, sabi ng asawa ko, mas mabuti na yung farmers ang dalhin nyo dito sa farm para dito ko sila lelekturan. Kasi pag pumunta tayo dun sa kanila o kung saan tayo maglelekture, kasalita ako ng salita, hindi nila maintindihan, hindi nila mabisualize. Walang may pakita. So mas maganda kung dito, on-site tayo mag-explain. So yun, inadala nila dun yung mga farmers. Isang ini, 2 jeep load sila. Tapos sinelecture na sila kung paano sila tatanim. Kaya ang dami na rin ngayon, kahit sa bilanse, marami na rin. Tsaka ang co-op kasi nag-expand. Nagawa sila ng maraming seedlings, tapos binenta nila. So, kalat-kalat na ngayon, ang dami na. Diyos me, alam mo ang sabi ng isang boy ko? Si Sir kasi, dapat hindi niya na tinuruan ang magtanim ng citrus yung mga taga-Malabing para hindi maraming citrus. Sabi ni kasi problema nga yung sales pag marami, di ba? Okay, ma'am. So, anong advantage ng kokonte? Anong advantage pag madami? We opted for marami. Okay. Kasi hindi ka pwedeng mag-isa. Kasi di ba? Sa Malabing, considering that it is very remote, na mga ipugaw ang mga tao doon, they do not know technology that time. Pero ngayon marunong na sila kasi nagsipag-aral ng mga bata. Pero that time hindi, matimatat na dapang nandun. Mga bata nag-aaral parang ng mga elementary high school. Pero so they are not yet well knowledgeable about technical. Ano. Tapos, kapag ikaw nag-iisa, maraming disadvantage. Mga gusto mo ba na yung mga kapitbahay mo mahihirap at ikaw lang ang umuunlad? Okay. Yung sila magnanakaw sa'yo. Alam mo nung nag-unang nagkaroon ng citrus fever, nagtitinda kami, mga 1,000 crates, ang mga tao pinaglilinisan ng kanilang ano, sila yung magtatalim na ng citrus. Nanakaw nila yung mga bad eyes, di ba? Kaya nagagalit ang asawa ko, hindi nilutoruan nga kayong magano, di pala kayo hihingi. At pinuputol-putol nila kahit saan. Ang sabi ng asawa ko, pupunta kayo sa akin at ako magpuputol para alam ko kung ano bibigay sa inyo, kung ano-anong kinukuha nyo na hindi naman yung tama. Ganyan. Tapos di, mas maganda kung the whole community will participate kasi you can activate co-op. Magkakaroon ko. Sabi ng asawa ko, mag-o-organize tayo ng cooperative para kasi ang mga government supports ay hindi binibigay sa individual. Bibigay nila sa co-op. So, we will organize co-op. Alam mo ba yung ino-organize namin ng co-op? Di, kami pa, ako pang gumagastos, tinamaan ng kulig. pupunta sila sa Tugigara, pupunta sila sa seminar, pupunta sila sa ganyan. Punta pa sila kay sa Manila, si Boots Aquino pa. Co-op noon. Boots Aquino. Tapos si Bistan ang presidente ng bank, di kailangan pang kumuha ng mga financial support, walang capital, so mahuhutan sila sa land bank. Sabi ni Bistan, pumunta si Bistan dito sa mismo sa amin. Tapos sabi niya, nag-usap siya ng asawa ko, sabi niya,
saludo ako sa iyo, pare, sabi niya kay Daddy. Kasi kung ako ang manager na ng multinational company, kasi ang tere eh, multinational eh, sabi niya, hindi na ako uuwi sa bundok. Sabi naman ng asawa ko eh. Kasi ano rin, kasi the people there are my people, we are Ipugaws. So, I have to make them prosperous, parang ganon. So, ngayon, makakita mo kung paano na ang Malabing ngayon. Alam mo yung Malabing eh, parang, although it is very far, pero hindi na siya kagaya noon, nakawawa ang mga tao, di ba? Alam mo, sabi ng asawa ko nung una daw, ang mga taga Malabing, pagpunta ng Sulano, nakatungo. Ngayon, hindi na. Taas noon na. Taas noon na. At saka, ang sabi ng mga tindahan dyan, ang mga taga Malabing, hindi nabili ng installments. Kasi kailangan daw cash. Sabi ko, o paano sila mag-i-installments? Eh, wala naman silang monthly sweldo. Pag nag-harvest, bibili sila. So, they want it cash. So, consolidating the harvest, ano ang advantage nun sa negosyo ninyo? At sa mga tao? Kinoconsolidate ng co-op ang ibang farmers. Okay. Pero there are a lot of, merong buying station sa Inbat. Marami din ang mga namimili ng mga citrus. Ng direkta? O na dadalhin ng farmers sa kanila, sila ng mga garden traders. So, ang co-op, marami rin silang citrus, kung sinong nagdadala doon, nadala. Pero kami kasi, nilaligyan kasi nila iba sticker. Pag nilang sa co-op, ang sticker nila yung Malabing co-op. So, we have to maintain our brand. So, yun din naman hinahanap din sa Baguio eh, kahit relatively mas mahal yung citrus namin eh, hinahanap din yung tatak. So, hindi ko rin pwedeng bitawan yan, although I'm getting old and I want to, sabi ko nga eh, galangan na lang ako ng mga apo ko. Ang kaso ngayon, yung mga apo ko mas mataas na sa akin. Eh, so ma'am, yumaman kayo dito. Medyo. Okay. Kasi naglipat naman kami dito na bininta namin yung aming yung share sa company kasi, parang incentive. Pinagbentahan kami ng company ng shares. 350 lang yun per share. Anong pangalan ng company? Nung una sa Monterrey kami, tapos lumipat kami sa Milagros Farm. Di ba yung kwento mo kanina na may condition ka para lumipat ka dito sa Nueva Vizcaya? Pwede, di na naibigay ni sir, no? So dito na kayo. Ang buhay niyo noong nag-umpisa kayo dito sa Nueva Vizcaya, naku, sa ngayon, sobrang layo na? Sobrang layo sobrang na. Sobrang yaman na ngayon, ma'am. Ay, hindi naman. Hindi naman. Pero it makes really a big difference. Okay. Kasi aside from, alam mo, ako sakitan ako, nasa Laguna ako. Pero nung nandito kami, hindi na ako nagkakasakit. Si Daddy rin, hindi rin. Parang may therapeutic effect kasi yung mga tanim. Parang ganon. Do you believe that? Sabi nila. Tapos yun, relatively, yung mga anak ko naman, hindi rin sila nakakasakit, hindi sila na hospital. Matatalino naman sila, puro UP graduate ang mga yan. St. Luke's ang doktor ako, UPLB yung mga agribusiness manager, kasaka si Joe agriculture. Kayong mag-asawa, UP Los Baños na? Hindi, Araneta siya, pero mas matalino ka siya sa akin. Ikaw, ma'am, UP? UP ako, UPLB ako. Pero si Araneta. Pero mas marami siyang alam kaysa akin, no? Gagawa siya ng, alam mo sa Monterrey, meron kaming engineering department. Gumagawa ng building ng baboy. Pero before yon siya muna ang gagawa. Tapos yung drop niya, bibigay doon sa mga taga-engineering. Sila magdadrop, sila gig-construct. So yung construction dapat sang-ayon sa kanyang gusto. Ay ako, hindi ako marunong mag-design ng building na baboy. Kasi sabi ko sa kanya, tuto niyan. Eh meron naman akong laboratory. Meron akong laboratory ng floor plan ng baboy, yung mga kulungan. Pero we did not go into making buildings, di ba? Paano pinalaki yung negosyo? Sa sikap, hirap at tiyaga. Ang hirap kaya, alam mo ba yung bundok na siya inaan doon? Na parang naaawa naman ako sa kanya kasi sanay din siya sa, alam mo yung opisina niya eh, tatlong sekretary niya. Nung nasa Monterrey kami eh, siya ang manager, meron siyang tatlong assistant manager, meron siyang mga sekretary. May nautusan siya. Tapos dumating siya sa farm eh, siya lahat, kakaunti pa ang tao namin. Ang kagandahan naman sa kanya, pwede mo siyang ilagay sa Makati na naka-aircon, na naka-carpeted, pwede mo siyang dalhin sa bundok na siya naka-apak, na siya'y nagpa-farm, gagab yun, tatanim, na mukha siyang kawawa. Pero at least, nalampasan din namin yung mga yun.
So, okay rin naman ngayon. Kaya, medyo mapasalamat din sa Panginoon. Alam mo, nung nandun kami sa Laguna, marami kaming opportunities na meron po, mag-a-abroad pa sana kami. Kasi si Dr. Arganosa, PLB, kilala mo si Doc Arganosa, kaibigan namin yon. Teacher ko rin. Siya ay may professorial chair na chair ka. Kailangan sa Indonesia ng magmamanis ng farm na 50,000 heads per unit. Eh, inirecommend niya ang asawa ko. Yun ay World Bank Finance. Tapos nangahanap sila ng mga manager. Gusto nila sa Pilipinas kasi they can speak English doon daw. So yung climate din mas adaptable. So, in-interview na kami. Pumunta pa kami sa Manila Mandarin. Manila Hotel ba? Manila Mandarin. Nagkasundo na. Ang hiningi niyang mga 19, nasa Monterrey pa kami. No? Mga 1984 siguro 84, yun. Ang dollar noon ay parang 14 pesos yata lang. So, nagkasundo na. Ang hiningi niyang sweldo ay $2,000. Wow. Tapos, sabi ng nag-interview, mga taga World Bank, that is quite high. Why do you demand that amount? Sabi ng asawa ko, all the farm that I manage earn millions. So, yun. Nagkasundo na. Punta kami, may relocation allowance, kasama ang pamilya, may titirahan kami doon, may sasakyan, yung hotel at saka airplane ticket. Yung hotel before, sila din ang magsasagot, yung air ticket, yung transportation. Pag 1,002 years, uuwi kami, sila na naman sasagot siyang lahat, pati hotel pagdating, bago pa kami makauwi. Alam mo, nung lahat ay everything is natutuwa na ako, pumunta kami doon. Apo, pinabid yung place. Alam mo kung sino nalo? Tourism. Yung na-tsunami. Indonesia, no? Sa Indonesia, ang nanalo sa bidding ay yung gagawa ng gagawin tourist area yon. So, hindi nagtuloy yung Pigiri. So, hindi na kami pumunta. Sa Laguna, meron mga binibintang lupa na kami bibili. Hindi natin tuloy. Meron yung bibilihin namin na 3.5 hectares na rice fields. Nag-usap kami ng Martes, nag-usapan na Friday, kami pupunta sa attorney, at kami bibilihin na namin, hindi natuloy. Bibili na lang daw yung nasa Cavite. Tapos, nagbindali kami ng house in that sa San Pedro, hindi na naman natuloy. Nung papunta kami rito lahat ng sagabal na tutuloy. Kaya sabi ko, ay, plano ng Diyos yun. Alam mo yun, mag-hire kami ng truck, ilipat namin yung mga gamit. Ang hinihingi na pumasahe sa truck, 6.5. May taga ba yung bong na nag-deliver ng palay? Binakload kami ng 1.5. Tapos ito, nahanap niya na isang puntahan lang, nahanap niya itong area. Di ba? So para ba yung mga balabalakid nawala? Para bang smooth flow. Tapos yung ibibili namin dito, yung share namin sa kumpanya, di ba? Pag magbebenta ka ng share mo, kailangan pa ng board meeting, tapos decide pa nila kung sino bibili. Hindi, pumunta na Lunes. Kinausap na si Mr. Tanyada. Sabi niya, balikan mo sa Webes yung cheque. Alam mo, yung binili namin ng 350, binili nila ng 200 per share. So, iniisip ko, bibenta ko pang aking mga baka kasi may mga baka ako doon na pinapaalaga. Tuwi ako nanganak, bibili ako isang baka. Sa tatlong baka na yun, naging ang 10 sila. Bibenta ko pang aking mga baka, tapos yung aking naipon, ibabayad namin dito. Aba, nung binigay na yung share namin, sobra pang pambayad dito, di ba? Tapos ang bilis-bilis namin, parang wala yung mga balakid. Whereas na yung mga ibang gusto namin, puro setback. Kasi sabi ko, gusto talaga ng Diyos na pupunta tayo dito. Ma'am, dito sa marketing, at present time, gaano kahirap yung marketing? Mahirap ngayon kasi sobrang dami ng prutas. Tapos, itong bagyo-bagyo na ito, na bagyo na bagyo, supposed to be, kung mainit lang, dire-diretso yan. Kasi tatlo yung pumakarga sa akin ng bagyo, yung taga-SM at saka Tugigaraw. With that three only, kaya ko nang i-sustain yung mga yon. Kasi marami silang binibili. Pag kumarga, tsaka may naipa pa ako. Yung mga yon, kung kumarga yan, ang gusto mo pupunuin yung truck nila kasi lugi daw sila sa biyahe. Kaya kaya sila mga 4 tons, 4.5, ganun. Pero baha sa Divisoria, maulan na maulan sa bagyo. So, walang bibili. So, yun. Kaya natatambak. Problema ko nga, Diyos ko, na-stress ako. Marami ka pa rin problema? Marami pa rin. Pero, ibig sabihin, ako, pag ako may problema kasi, I will do
whatever I can sa kakayahan ko, with my abilities and my capabilities, ay sisikapin kong masolve yung problema. Okay. Pag wala akong magawa, ay, bahala na ang Diyos. Diba? Ay, bawa, nabagyo. Mm-hmm. O kahit tarantahin ko ng tarantahin ang sarili ko, at naku, mahulog na yung mga putas, ganyan-ganyan. Ano magagawa ko doon? Di wala. O di magdasal na lang, Lord, alam mo naman kung gaano ang hirap namin bago na ma-produce yung mga citrus. Bahala ka na po. Bahala ka na po kung ano bang mangyayari yan. Anong ginagawa mo pag binabagyo? Naranasan mo yan? Yung, naranasan ko yung mag-harvest ka na tapos biglang wala kang ma-harvest kasi nangyari kaya yung na? Kami dadalawang beses pa nag-harvest ng pungkan. Oh. Ang daming bunga ng pungkan. Siyempre, tuwa-tuwa ka na kasi ang dami ang ni-expect mo na harvest. Dadalawang beses, dadalawang load pa lang, magyo. Alam mo, hindi mo makita yung sahig, hindi mo makita yung ground, puro prutas. Andyan na yung mga, ako pa ganito. Dati, huwag mo napitasin yung mga suha. At saka natin pipitasin pag December kasi mahal. Diyos ko, December to, ibumagyo ka mo, nahulog ang mga yan. Kaya ngayon, basta hinagpitasin, pitasin, huwag na. Ay, ako. Yung mahirap, ang kalaban mo dyan, yung mga ganyan. Paano ka nagre-recover pag nakakaranas ka ng ganyan? Financially, kapag nakulang ka ng capital, mag-loan. Nag-loan ka? Dilan Bank is very supportive. Pumunta pa nga dito si Bistan eh. Noong, kasi may basta may collateral. May collateral. Okay lang sa kanila. Tsaka makikita nila yung... Sa yung credentials mo. Makikita nila yung credentials mo. Makikita nila rin yung trend mo. Hindi ka fly by kasi night. Kasi it is always asset versus liability, di ba? Kasi ang maloloan ka lang mga 60% yata, ang loanable amount versus asset. So, yun. So, yun. Sabi nga nila, masayahin daw ako. Mm-hmm. Sabi ko, wala daw akong problema. Hindi naman sa wala akong problema. Marami na akong problema. Mm-hmm. Kaya lang, I tackle the problems accordingly. Pag kaya kong solvein, sisigabi kong masolve. Kung hindi ko masolve, bahala na ang Diyos. Ano magagawa ko kung nabagyo? Mm-hmm. Diba? Hindi ka naman pwedeng harangan. So, sobrang dami mo nang dinanas na challenges. Oo. Sobrang dami na. Lalo na nung una. Nung una kasi, siyempre, bundok yun. Hindi ko alam kung may video ang co-op nung una. Pero ako meron akong mga pictures nung una. Makikita mo yung bundok na ganyan, na may nakatanim dito. Alam mo yung seedling, ganito lang siya, kalaki. Ganito lang siya kataas, mga 2.5 feet. Katanim dito ang isa, after 4 meters yung isa, after 4 meters ang isa. Pag tinignan mo, sabi ng mga taga Malabing, yung hinihikayat silang magtanim, bakit kinabahan kaya? Pag tinignan daw nila, bakit kinabahan kaya? Ito sinasabi ni Manong Junior. Although he is very convincing ba yung parang... May convincing power. Oo, may convincing power siya. At saka, alam mo yung bayanan kong babae, sinasabi niya na payayamanin niya. Sabi ng asawa ko, payayamanin ko yung mga taga-Malabing, magiging silang milyonaryo. Alam mo, sabi ni Mama, bakit mo sila gagawing mayaman lahat? Eh di wala na tayong mahahira ng mga boys. sabi ni Daddy, ang dami-dami niya sa ibang lugar. Ahar tayo sa Takakirino, taga saan. Bayaan mo yung mama lahat ang mga tao rito para masaya. Alam mo yung ngayon? Nagkatotoo yun. Yung mama lahat ang tao doon. Alam mo yung nag Santa Cruzan sila nung May, May 28. Alam mo, umaray na, ang dami. Alam mo, nakasakay sila sa mga pick-up, lahat. Pick-up. Mga anak ng mga Hilux, Navara, Raptor. Lahat yan, mga walang sumakay sa mga barabara guys, saka sila sa mga kuliglig or whatever. Wala, lahat sila ang mga tao kasi doon. You have to have your own kasi wala kang napapara-para na. Pupunta ka sa farm mo, ipapara ka na sa sasakyan. Kaya kailangan kang mayroong private, ganun. Saka kailangan mayroong current truck sino maghahakot ng prutas mo. Eh wala. Ang nabiyahe doon ang commuter ay bus. Hindi naman sila magkasakay. Okay, ma'am. Magandang negosyo ba to? Maganda naman. Ba't naman? Maganda. Oo, maganda. Okay. Kasi high value crop siya. High value. Oo. Tsaka, halimbawa, binagyo. Kung natanim ka ng mais o palay, pag bumagyo na, tumba lahat. Diba? Wala na. O zero na. Oh. Pero ang citrus kasi, matitira at matitira yung puno. Ititrim mo. Oo. Tsaka, halimbawa, ito yung bundok. Ito yung bundok. Nandito yung hangin. So nasira ito. Pero dito sa kabila, may harvest ka pa. Okay. So, sabihin, hindi ka naman masisiro.
Okay. At least mababawasan lang. Mababawasan lang. Pero hindi zero. Oo, tapos yun, kuminsan sinasabi ko nga yata last year kasi nalugi kami, nasa 5 Bakit? Million lang ang sales ko. 5 million lang ang sales mo. Oo, lugi yun. Nung 2021 20. Kaya ay nagpagawa ang asawa ko ng kalsada. Ng kalsada kasi halimbawa ito yung farm. Dati-dati lahat binubuhat nakalagay dito sa ganito. From the farm, hakutin nila lahat punta sa bodega, manual. Ngayon, mahirap kumuha ng tao simula ng COVID. Kaya nilagyan ng mga kalsada para kung may kalsada dito, may kalsada doon. Yung mga hinarbes diyan, dadalhin nila dito. Yung hinarbes doon, dadalhin nila doon. Tapos yung elf na ang maghahakot papunta sa labas. So, malaking ginhawa. Doon pinunta yung 20 million? Ay, hindi naman lahat. Tapos itong bahay na ito na luma, ipangit na siya. Wala na kaming guest house kasi yung kabilado na may ganun kami 6 bedrooms, occupied na lahat. Nakakahiya nang pag may bisita kami, bawa sa isang apo ko, anak, dito ka muna makitulog kay Ate Lipa kasi may bisita, ganun. Pag umaga, kunin mo lahat ang mga gamit mo ha, para hindi natin kakatukan yung bisita dyan sa umaga. Ano mga apo ko, Lola, nakalimutan ko yung aking ganito. Di kakatukan ko pa rin, nakakahiya, di ba? Pinarenovate ko itong bahay. Ligatan nga natin. Para yun na yung guest house namin. Sabi ko nga, gusto ko na kaya patulog. Punta na tayo sa co-op. Sige ma'am, punta na tayo sa co-op. Mamaya, pipick upin na yan. Tapos, yan kalaga dyan, SMB 37. Nagkakaintindihan na kami dyan. Gross yan. So, less 1 kilo for the box. At 37. 37 ang gross, 37 kilos. Okay. So, you deduct 1 kilo for the box and then you deduct 1 kilo for the reseco and that is 35 per kilo. So pag nag-multiply ka, 55 boxes times 35. Mabilis ang counting. No. Tapos yan, pagdating doon, minsan sumama ako. Pagdating doon, pag binaba, yung si Hapon, meron siyang kareton-karetunan na mahaba ganyan, kasi ang 10 ganito. Pag ibinaba, ilalagay na nila dyan, tapos may mga boy siya, tutulak-tulak kung saan dadalhin. So, madaling araw sila nagtitinda. Kanya-kanyang order na rin. Kanya-kanyang yun. Order na. Kaya kung anong order sa kanya, yun din ang orderin niya sa akin. Ito, Ella, pakita mo, nagtitimbang si Kuya. Ayan, dito yung kilo eh. Sandali. At so sobra. 37. Oh, ito na yung mga nakalaman. Ganyan. Ganyan. Ganda. Sige kuya, ano muna? Ganun muna. Pakita mo Ella yung magpapak siya. Sabi ko, alam mo nung nag-umpisa kami, umaga kami ng siblings, meron pa akong picture dyan, yung mga anak ko maliliit. Kami mag-iina ang nagsusupot ng lupa, kami nagtatanim. Buti na mabait yung mga anak ko eh. Tapos si daddy nasa Malabing, ako nandito, nagpapadeliver ako ng loom soil. Sabi nga nung isang kaibigan namin eh, mabuti naman kahit si Ponce nasa Malabing kaya mo i-handle ang mga yan. Sabi ko, agriculturist din naman ako. Sabi niya, si Mayet, kasi si Mayet ang asawa niya. Sa Mayet naman, wala naman, hindi naman ako tutulungan sa farm. Eh, Diyos ko, professor yung asawa mo, no? Sabi ko sa kanya. Ako agriculturist din, kaya alam ko. Okay, so ma'am, punta na tayo sa co-op. Oo. Wala akong problema sa market, ha? Nandun din ang tapos, pupunta na kayo sa 24/7. Ay, alas dos daw ang ano. Alas dos daw ang... Alas dos. Ang check-in. Mag-alas 12 na rin pala. Ano ka? Alas 12, 10 ano lang eh. Ha? 10 pa lang ba? 10:20, di ba? Adi, co-op pa naman tayo eh. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.